welcome back po to my channel with today's video po. Excited po akong i-share sa inyo. Meron po ako kasing nakuhang informasyon. Recently lang po, this week lang po siguro yon. Oo nga, this week lang po. Na kami po palang mga OFWs dito sa Taiwan, merong makukuhang labor insurance sa government ng Taiwan. So, kailangan po, dapat po, pagka po yung mga OFWs po dyan, nakagaya ko dito sa Taiwan na matagal na, yung mga 12 years na tapos gusto nang umuwi next year. Halimbawa, next year po, 12 years na kayo. Kailangan po pumunta kayo ng labor insurance sa kausyon or kung saan man pong ano kayo, lugar na may labor insurance. Pumunta po kayo dyan at magpa-compute po kayo. Kasi po, may makukuha po pala tayo na benefits. So, malalaman nyo po dun kung paano at anong mga requirements ang kukunin. Basta po, may nalaman po ako na kailangan daw po magdala kayo ng ARC. So, yun pong isang kaibigan niya, hindi ko na po i-mention yung pangalan niya kasi po ayaw niyang ipamention eh. Nagpa-compute na daw po, pero ano siya, 11 years and 6 months yata siya. Tapos po, ang makukuha niya po, nasa 497 NTS. So, magkano na po yun? 497,000 NTS. Pagka po binalyo yun sa peso, mga nasa ano na yun, mga nasa 600 yata, ganyan. Basta po 1.7 po yung value ng $1 equals to 1 peso. $1 is 1.7. So, kayo na pong bahalang mag-compute kung magkano po yung makukuha niya. Kaya lang po guys, yung mga OFWs po dito sa Taiwan, makukuha daw po yun ninyo pag tungtong nyo sa edad na 65 years old. Pero po, kailangan po ano, ipakompute nyo muna bago kayo umuwing Taiwan. Para po hindi na kayo babalik dito. Tsaka po, kaya po kailangan mong ipakompute nyo para po yung records nyo po eh, madali na pong makuha pagka po nag-claim na kayo. Halimbawa, 65 na kayo, pumunta na po kayo dito ng Taiwan. So, mas madali na po kasi meron na kayong papel na ipapakita sa kanila, yung printouts po na dadalhin nyo. Kaya po, pagka po nagpa-compute kayo, huwag nyo pong wawalain yan. Kinukonsider ko po yun na swerte para sa akin kasi po, nalaman ko po ito recently lang. Buti na lang po at nalaman ko agad at hindi pa ako nakaka-uwi ng Pilipinas. Kung nalaman ko to na nasa Pilipinas na ako, pabalik na naman ako dito sa Taiwan para magpa-compute. So, yun po guys. Kaya po kailangan po magpalakas tayo. Huwag tayong kain ng karne. Ang damihan po nating kainin ay gulay at prutas para po humaba ang ating buhay. So, yun po ang swerteng hatid ko sa inyo sa pagsusunog ng dahon ng laurel. Yun po mga nagbabalak magpunta dito. Mag-apply na po kayo dito at may benefits pong nakukuha ang mga OFWs po dito sa Taiwan. Soon po, magpupunta rin po ako dun sa, ano, sa labor at magpapakompute din po ako para po i-share ko rin po ulit sa inyo kung magkano ang makukuha ako at yung mga iba pa pong details, mga details po kung ano ang gagawin. So yun po guys ang swerteng nakuha ko dahil po sa pagsusunog ng dahon ng laurel. At syempre po guys, hindi naman, kung halimbawa magsusunog kayo ng dahon ng laurel, hindi po ibig sabihin ni aasa na lang po kayo, aasa na lang po tayo sa pagsusunog ng dahon ng laurel. Samahan po natin yun ng dasal, sipag at tiyaga. Kasi po, kahit sunog po tayo ng sunog ng dahon ng laurel, kung hindi naman tayo gumagawa, lagi na lang po tayong nakahiga, wala pong perang maghahatid sa atin ng pera sa higaan. Iwan ko lang po sa iba kung meron. Yung mga ano po, mga pensyonado, yun po ang may naghahatid pera kahit nakahiga lang. So po guys, samahan po ng sipag, tiyaga, at lalong-lalo na po yung dasal. Kasi po, sabi nga po sa kasabihan, nasa tao ang gawa at nasa Diyos ang awa. Igaguide po tayo ng Diyos kung ano ang magandang gawin. Igaguide tayo na sana wala tayong maging disgrasya, makuhang disgrasya sa pagtatrabaho natin araw-araw. So yun lang po guys ang swerteng hinahatid ko sa inyo at sinishare. At sa mga OFWs po, sana po gawin nyo rin po ito at kung mag-12 years na po kayo, magpunta na po kayo sa labor insurance po. Pero po kung hindi pa naman po kayo uuwi ng Pinas, huwag na po muna kayong pumunta doon. Huwag po kayong magmadali. Hayaan nyo na lang po muna yun at nandun lang naman po yung labor insurance ng Taiwan. Yun po mga mag-a-abroad po dito sa Taiwan, pumunta na po kayo dito, mag-apply na po kayo.
at may mga benepisyong maganda makukuha dito. Thank you for watching po, and chai chin. Swerte.